Ang bigat ng kaserola na to. Ano nga ang lam, ano ba ang laman nito? Tara, buksan natin ang laman ng kaserola. So, alam niyo ba kung ano ang laman nitong kaserola na to? Nandito ako sa may table ko. Nandito ako sa may table ko ngayon. Ayan. Kita niyo yan. Dito sa may kitchen. Kung napanood niyo yung aking vlog na doon sa may toilet, yung how to open the, ang title ng aking latest vlog is how to open this very unique gripo. Nakikita niyo yan. Yan yung kasilyas. Ayan na yung kasilyas. Itong kasilyas na to, kung mapapansin niyo, ayan na ang aking table. At ito na ang aking upuan. Ayan. Dito ako umuupo. Ayan, pag ganyan. Pag kumakain ako, dito ang aking table. So, kung yan ang kasilyas, ganyan. At dito ang aking table. Diba? Eh, di wow. Ganyan, ayan o, oh, ayan, ang aking table, ang katapat ng aking table, ayan. Dito kasi ang aking table, ayan. Yung aking table, mamaya ano muna natin alamin kung anong laman ng kaserola na yan ha. Ipapakita ko lang sa inyo or isi-share yung latest vlog ko na about sa unique, ano, unique, basta yung sa may toilet. So, dito naman banda. Pasensya na kayo. Yan, makalat ng aking kwarto. Dito naman banda, yan ang room ko yan. Siyempre, mostly, kadalasan, ang mga kwarto ng katulong, karugtong ng kusina. So, ayan ang aking room. Tapos, dito banda, kitchen na yan. So, ayan na. Yan. Ayan na yung kitchen. Tapos, kung ano ko yan, ayan, ayan, kitchen, ayan, ituturo ko lang kayo dito, i-explain ko lang. Then, ayan na yun. Pag ano mo, diretso na yan, room ko na yan. So, ayun nga, ang inaano ko is itong toilet na to. Nakaka-istorbo yan, lalo na pag kumakain ako na may magsi-CR. Ano lang naman yan, guest toilet lang naman yan. So, pag may bisita, at taki-CR, at eksakto naman na nagla-lunch ako or nagdi-dinner, eh di wow, di ba? Rinig na rin. Okay lang yon kung ihi lang, ganyan. Okay lang kung ihi lang. Pero paano naman kung tumatae? Tapos yung tae nila, okay lang din kung ang tae is tubol. Eh, paano naman kung ang tae nila is igit? Yung kumakain ka dito. Tapos, biglang may tatae dyan. Tapos, igit pa. O, dirinig na rinig mo na, di ba? Kaya nakakawalang gana. Kaya, minsan pag yung kumakain ako, na may mag-CCR dyan, at lalong-lalo na tumae, ay naririnig ko talaga yung ano eh, yung sound ng tae. Ayun. Yun ang ano, yan. Yan yung toilet na inano ko sa inyo dati, yung blinag ko. Diba, very near sa aking ano, talaga magkalapit lang, oh, ayan no. Oh. Ito yung upuan ko. Tapos yung lamesa ko, yan. Ano kasi itong lamesa ko yung hinihila-hila lang. Tapos ano yung toilet. O, diba? May butas kasi doon kasi walang ventilation. Kaya, ganun. So, ayun na nga. Ating alamin na kung ano ang laman nitong kaserola na to. Excited na ba kayo? Kung ano ang laman ng kaserola na to? Shoutout muna pala dyan kay ano, kay Ray Sapanta, kay Kulokoy Bugoy, kay
mababait na ano diyan, yung mga mababait na nagbibigay ng WH na ano na fish pan, yung mga nag-LS ba? Shoutout sa inyong lahat. At saka shoutout din sa mga legit friend diyan like again Helen Store Vlog, AAG TV, si JM Bunch IA, tapos si Kato ni Butingting, ayan. At saka kay Lawrence Dairo TV, Memoriado TV, ayan. Shoutout sa inyong lahat, kay Maria G Channel, shoutout everyone. So ayan, papakita ko na sa inyo yung laman ng kaserola na to. Ayan ang laman ng kaserola. Ayan, tanggalin na natin yung takip. Ang bigat na itong kaserola na to. Promise. Ayan. Ayan yung tatak ng kaserola na yan. So, suspend pa natin yung anong laman ng kaserola. Ayan. Ayan, morso. Morso ba yan? Morso, ang bigat. Pwede ko itong ilagay sa oven pag magbe-bake ka ng ano, ng tinapay, ganyan, o kaya maglalagay mo dito yung ano mo yung chicken. Ayan. So, ayan, buksan na natin kung ano ang laman ng kaserola at ating alamin na. So, ayan, charan, charan, charan. Ayan ang laman ng kaserola. Alam nyo ba, kahapon, very busy ako. Tapos, itong si Sir, nag-bake, tapos iniwanan, binilin sa akin, inon na niya yung oven ng 30 minutes. After 30 minutes daw, magre-ring yung oven. Eh, very busy ako sa kusina. So, ang nangyari, hindi ko naman narinig na nag-alarm. So, hindi ko napansin. Eh, busy ako sa kusina dahil meron silang pa-lunch, meron pa silang pa-dinner, nagluluto ako dyan. Tapos, maingay pa yung ano bang tawag doon, basta yung ino-on doon pag nagluluto ka para mawala yung amoy. So ayan, hindi ko na narinig dahil sa ingay na rin ng kwan. So ayan, tingnan nyo naman yung nangyari sa tinapay. Anong klaseng tinapay yan? Ayan o. Oh. Ayan, antigas. Pwede mo na tong ipambato sa kaaway mo. Pambato mo to sa kaaway mo, sa ulo, sa pole. Ayan o, ayan ang tinapay. Kita nyo yung tinapay na yan. Sunog na sunog talaga. Ayan, sunog na sunog talaga yung tinapay. Antigas, pero alam nyo, ano kasi to eh, sourdough ba? Sourdough na maasim-asim. Ano, trinay namin to kaninang umaga ni Sir si Sir. Pero buti hindi niya ako pinagalitan. Sabi ko, kasalanan mo kasi I'm so busy. Hindi ko narinig. Sabi kong ganun sa kanya. Tapos sabi naman ni ma'am, itapon na lang daw. Pero si lalaki, sabi niya, don't throw. Try daw namin. Yun, trinay namin kaninang umaga. Ayan. Pero okay naman siya. Tinanggal lang namin yung mga, ayan, ayan, ayan. Tinanggal lang namin yung sa labas. Tapos, yung sa, ito. Kung nakikita nyo yan. Nakikita nyo yan dyan. Diba? Pwede pa naman yan dyan sa loob. Masarap lalo na. Lagyan mo ng butter. Ayan. Ang sunog na tinapay. Ayan, kita nyo. Sunog as in. Antigas talaga. Pero yung inside, pwede, masarap. Lalo na yung lalagyan mo siya ng butter, tapos medyo i-toast mo siya. Masarap naman siya. So, ayan yung, ito yung mga kaninang umaga na trinay namin ni Sir. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Sunog talaga, sinsunog. Tapos ito. Ayan yung mga trinay namin kanina. Kaninang, ano, lunch pala. Kasi ang lunch namin kanina is, ano, ang lunch namin kanina is tawag dito
curry, chicken curry, tapos nag-toast ako nitong bread na to, kinat ko lang yung mga labas, tapos yung chicken curry, sausawan mo ng bread, ang sarap na nun, promise. Kaya ito, pwede pa to, kasi sayang naman itapon, di ba? Kaya ang gagawin ko dito, itong mga to, tapon na yan, syempre. Pero ito, itatago muna natin yan. Pwede pa yan. Pwede pang pagtiyagaan yan. Kasi minsan, wala rin akong bread. Minsan, hindi ako, nauubusan ako ng bread. Pero, pag minsan, pag walang-wala na talaga, pag meron silang bread doon na ano, yun ang kinukuha ko. Kasi iba yung bread ko sa bread nila. Ang bread ko is yung white bread. Yung mumurahin lang ba? Yung $1 something, $1.70. Yung white bread lang talaga. Pero okay lang yun. Kesa sa wala. Kesa yung ibang mga katulong dyan na galing sa sarili nilang bulsa yung binibili nilang almusal, kape at saka tinapay. Ako, bastante dito sa pagkain. Bastante means sagana, plenty of food dito. Kung alam nyo ba, ang rep dito, 7. Isa sa taas, 6 sa baba. Yung dalawa, puro karne, yung dalawa sa kusina, mga kung ano-ano lang. Tapos yung dalawa naman, is puro laman, is noon, is mga wine, ganun. So dito, walang problema sa pagkain. Kaya, itong tinapay na to, itago pa rin natin. Kasi sayang. Ayan, itago natin dito sa, ayan. Sayang naman. Diba? Si Sir lang at saka ako ang kakain yan. Si among babae, bihira lang yan mag-almusal kasi gigising yun ng ano. Alam niyo ba kung ano ang gising niya? Matutulog yun ng mga 1 o'clock, 1 a.m. Gigising yun dahil wala naman siyang trabaho. Gigising siya ng mga 11:30, minsan 12 na nga. Kasi yan, natutulog siya na ng very late. Tapos, kaya pagising niya, almost break, almost lunchtime na. Kaya hindi na siya nagbe-breakfast. Pag minsan, nagigising siya ng early, nagbe-breakfast siya ng cereal, yung yogurt, yun lang binibreakfast niya. Sose yun si, ano, si among babae. Pero pag yung si sir, kung ano lang, tinapay, minsan curry puff, ganyan, minsan roti prata, yan. Tapos, minsan pag may time ako, nagluluto ako ng ano, ng tawag dito, Quaker oat. Yun ang kinakain nila. Tapos, syempre, sinasama ko na rin yung sarili ko. Nagluluto na rin ako ng ano, extra. Tapos, merong gatas doon na fresh milk. Nilalagyan ko ng ano, ng konting asukal, yung para sa akin. Pero yung para sa kanila, hindi ko na, gatas lang, ganun. Pero yung sa akin, nilalagyan ko ng konting asukal, gatas. So, yun na rin ang breakfast ko. So, ayun. Eto na, itago na natin to. So, thanks for watching and please don't forget to subscribe, like and share, and click the notification bell para lagi ka namang updated sa mga videos na aking i-upload. Bye and thanks for watching again. Please don't forget to subscribe. Bye-bye!